Good day mga tol, at yan nga eh pagkabenta ko nga kay Bikey rumekta nga agad ako sa may bike shop at nagtingin-tingin para kumuha ng panibagong bike. Siyempre namimiss ko pa rin si Bikey. At ayan na nga mga tol, ito nga yung napili ko at tatawagin ko siyang Greeny. At bago ko nga pala ibenta si Bikey, talagang pinag-isipan ko muna kung ibebenta ko ba o hindi. Ilang beses ko pinag-isipan yon mga tol, pero sa ganun, nakakalungkot pa rin naman talaga dahil sa pinagsamaan. Sa bagay, tao na lang ang nagbibigay ng kahulugan na yon. At ayan na nga mga tol, si Greeny tinotono na para paglabas namin dyan aarangkada na lang kami. Whoop whoop! At ayun na nga mga tol, kasama ko na nga si Greeny at ngayon nandito kami sa may Sport Complex North Caloocan sa may Oka Malapitan Road. At tinest by ko na nga agad dyan si Greeny at yan papunta nga ako sa aking girlfriend dahil may ibibigay siya sa akin. At ito ang unang ride ni Greeny at ang unang ride niya syempre sa aking girlfriend. At ayan na nga, tamang chill ride lang ako dito mga tol, kahit sobrang init at tirik na tirik yung mga araw niya mga tol. Kita nyo naman kung gaano kainit. At ito na nga ang unang ahon ni Greeny at susubukan ko kung gaano siya ka-smooth iaahon. Sa bagay, maikling ahon lang naman to mga tol. May shortcut talaga yan pero mas pinili kong dumaan dito. At ayun na nga mga tol, inahon ko na nga at ang masasabi ko lang gamit ang bike na to good shit na good shit din siya iahon mga tol. Napakaswabe lang at ang gaan lang din ipidal. Akala ko mabigat kasi nga dahil doon sa plato niya na malaki. At ayun na nga mga tol, nandito na nga ako sa lugar ng aking girlfriend sa may kaibiga. At ayun, tamang tingin lang kami ni Greeny at akala pa ng mga bata dito pinipicturan ko sila at lumapit yan sa akin mga tol. At yan, tamang waiting ako dito sa aking girlfriend at syempre tamang paetok muna tayo dyan para pagdating ng aking girlfriend cute boy tayo kahit pawisan at amoy araw dahil sa sobrang init. At ayun na nga, nakita ko na ang aking girlfriend at ayun, napakalaki ng kanyang damit napakasiga naman talaga sa kanyang lugar, tiklop naman sa akin. Di joke lang mga tol, ako talaga tiklop dyan. At ayun na nga mga tol, pinarada ko na nga si Greeny dyan at papasok na ako sa loob ng kanilang bahay. Kaso nga lang pagtingin ko, pumapapak siya mga tol. At ayan, parang napakatahimik niyang kumakain dyan at agad kong nilapitan ang kanyang aso na si Pika. Pika Nisa, ang regalo ko sa kanya noong nakaraang taon pa, bali isang taon na yan mga tol. At ayan, dahil na-miss ko si Pika at napakatalinong aso niyan mga tol. Hindi ko alam kung kanino nagmana o binigyan ko lang talaga ng talino. Kala mo talaga matalino. At ayun na nga mga tol, lumalik ako sa aking girlfriend at natatawa ako dahil... Ba't dyan ka kumakain? Ba't dyan ka nga kumakain? Ang bilis pa ng pagkain, no? Parang gusto mong ubusin agad, ha? Bakit? May tinataguan ka ba? Diyan kumain mo. Sarap. At ayun na mga tol, inubos niya agad yung dala kong pagkain. Ang sarap daw, kaya pala tahimik niyang kinain sa kusina. At yan na nga mga tol, kinuha na niya yung ireregalo niya para sa akin, isang relo. At syempre tuwan-tuwa ko dahil mahilig talaga ako sa relo. At yung ginagamit kong relo luma na at nakaraang taon niya pa yon nung niregalo sa akin at nawawalan na ng battery. At syempre ito na yung bago, kita nyo naman kumikinangki ng pa, napakaswabe. At ayun na nga agad niya nangan sinuot sa akin at syempre masaya ako dyan at masaya siya dahil napasaya niya ako. Maraming maraming salamat babe, I love you. At ayun na nga pinlex ko na nga agad yung relong regalo niya sa akin at ngiti-ngiti ako dyan at agad ko na siyang kinisan noo. Whoop whoop! Nagbabay na nga ako mga tol at nagbabay siya ng malungkot dahil pa uwi na ako. Kaso parang dami nagbabay. Ride safe sa atin. Whoop whoop!